Ganito ang gagawin ni Kai Soto sa national team ng New Zealand. Kaiju, marirelease na kontra Tall Blacks at Day 2 ensayo ng Gilas Pilipinas. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Tuloy-tuloy na nga ang pag-ensayo ng ating national team. Siyempre bilang paghahanda nga ito para sa parating na second FIBA window kung saan ay talaga namang malakas ang opponent nating makakaharap. Respeto para sa national team ng Hong Kong pero sa Tall Blacks talaga tunay na mahihirapan ang ating national team. Kaya naman ngayon pa lang ay todo ensayo na ang mga ito para sa kanilang mga gagamiting place kontra sa rank number 22 sa mundo pagdating sa FIBA basketball ng New Zealand. At maliban kay Justin Brownlee na siyang naturalized player na ating gagamitin sa magiging laban na ito, ay may isa pa tayo yung player na magiging isa sa ating mga main man sa koponan. Ito nga ay walang iba kundi ang young Pinoy 7-footer na si Kai Soto. Para sa mga hindi pa nakakaalam, may isa si Kai sa mga malalaro sa FIBA na may tangan ng double-double figures per game average kung saan ay meron itong 15 points at 12 rebounds. Malaking tulong ang mga numerong yan sa magiging laban natin kontra New Zealand. Since more on mga bigs at mapisikal ang laruan ng mga ito, ay magiging mabisang pampigil si Kai sa ilalim. At matapos ang ilang araw na katanungan para sa lahat ng mga Gilas fans, ay ito official na makakalaro si Kai Soto para sa Asia Cup kontra New Zealand. Nito lang kasi inalagay sa alanganin ng Gilas stint ni Kaiju nang dahil sa dalawang magkasunod na injury nito sa kanilang huling tatlong laban bago ang B-League break dahil sa Asia Cup. Kaya naman naging pending ang desisyon ng B-League Ball Club ni Kai kung papayagan ba itong makalaro. At nito nga lang ay clear na nga ang ating pambato na makalaro kontra sa Tall Blacks. Unfortunately, hindi naman makakalaro ang partner nito sa Twin Tower na si AJ Edu dahil sa knee injury. Para sa mga nagtatanong kung paano ba ang gagawin ni Kai kontra sa mga matatangkad, malalakas at mapisikal na mga Tall Blacks players this November 21, ay usually halos lahat ng mga malalaro ng New Zealand ay nakatapat na ni Kai sa NBL ng Australia dahil sa meron niyang specific na team ang mga ito doon na New Zealand Breakers. Yung ibang mga malalaro ng Tall Blacks ay minsan na rin nakatapatan ni Kai kahit pa nga sa ibang team sila lumalaro. Kaya medyo hindi mahirapan sa pag-adjust sa game ang ating pambato. At para meron tayong visual, ay ito ang ilang mga highlights kontra sa New Zealand Ball Club sa NBL ng Australia. Are you happy? He said no. I said why not? He said it's just not going to work against this New Zealand team. You need to have an answer. It's out to an equal game high lead of 9. Another look. That. Just throw it anyway. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1X sa inyong first cash-in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kayo, magkakapera ka. Kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Samantala, kahapon ay naganap na ang day 2 practice ng Gilas kung saan ay itong ilang mga footage na kuha behind the scene ng ensayo.